At dahil love is in the air, ay pag-uusapan natin ng mga bagay na pwede natin gawin sa ating mga jowa para lalo nila tayong mahalin at sila ay lalo nating mapakilig. Yun. So kung itatanong mo sa akin kung paano magka-jowa, eh isang bagay lang ang masasabi ko sa iyo. Yun ay ang love yourself. Hindi make love to yourself pa. Intro! Woo! 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 Ang dami la! Yo, what's up guys? It's me again, Ponggoy. Nakalimutan ko pong sabihin last time na i-subscribe nyo po si Ghost Hunters 44 kasi siya po yung topic ng video ko. So ito, no, may pinadala si Kulas na picture ba tawag dito, na ang title ay 30-Day Relationship Challenge. So, bago natin ito gawin, ipag-usapan muna natin kung approve ba ito. So, sabihin nyo kung wali o habi. O kung meron kayo ibang idea, i-comment nyo dun sa baba. Simulan natin. So, ayan, no? Malabo yung picture. Pero pagtsagaan na natin kasi mukhang okay naman yung nilalaman eh. So, number one, send your partner a romantic good morning text. English na lang. Pero to ha, recommended to. Kasi ginawa ko to dati sa ex ko. So, kaso lang, medyo denaya ako. Nag-download ako nung apps na tinatawag nilang, bayon, send later. So, pinoprogram ko na mag-send sa kanya tuwing umaga, 5:30 a.m. Simple lang naman text ko. Nakalagay doon, good morning, I love you, tulog na ulit ako. Yun lang. Tapos, sinend ko yun, mga 3 months. 3 months kong ginawa yun. Siyempre, automatic naman eh. Pero dahil sa super effective nito, in 3 months, yung ex ko, asawa ko na. Number 2, unplug and spend an hour together with no phones. Di ba masyado mabilis to para sa mag-jowa? Di ba at least 3 to 4 hours man lang? Puro kalokohan na naman to. So, number 3, ask your partner about their day and genuinely listen. Offer solution to any problems they mention. Eto, hindi ko recommended to. Paano mo nasabi? Kasi syempre, lalaki ako. Yung jowa mo, lalo na pag babae, nagsabi ng problema yan, makinig ka lang. Oo, makinig ka lang. Huwag kang mag-o-offer ng solution. Kung gusto mo talaga mag-offer ng solution, tanong mo kung kailangan niya. Kasi pag nag-offer ka ng solution, sigurado, pati ikaw, aawayin yan. Experience ko na yan. Next, number 4. Share a goal you have for your relationship. Hindi to recommended sa aming mga lalaki, no? Kasi kaming mga lalaki, isa lang ang goal namin sa inyong mga babae. Oo, almost lahat, siguro mga 99%, yung iba hindi ko alam po anong goal nila. Pero kami, isa alam niyo naman, isa lang naman ang goal namin sa mga babae. Yun ay ang ibigin niyo kami. Wow! Pwede, pwede. Habay! O next, number 5. Write a sweet note for your partner and hide it for them to find it later. Hindi to recommended din. Siguro sa mag-asawa, pero sa mag-jowa, hindi. Kasi kung hindi naman kayo magtatagal, bawa, nag-break kayo, tapos itinago mo, inakalimutan nyo ng dalawa, tapos nakita pa nung jowa, nung bagong jowa nung lalaki, edi away. Omae wa mou shindeiru. Nani? Next, number 6. Write down 5 things you love about your partner and share the list with them. So ito ang tingin ko, pwede naman to, pero kung magbibigay ka ng something sa listahan tungkol sa parte ng katawan ng jowa mo, lalo na kung lalaki ka, lalagay mo lang lagi maliit, huwag malaki. Medyo parang offensive pag malaki sa parte ng katawan ng babae, di ba? So, maliit lang yung anong nagustuhan mo? Number 1. Kasi gusto kita kasi ang liit ng bibig mo, este ng lips mo, mga ganun. O next, take a walk together, hold hands, and have a fun or deep conversation. Next, make your partner breakfast in bed. Ah, recommended to. Kahit naman ako,
Siyempre, bakit mo ba naman yung paghahanda ng breakfast yung partner mo? Gumising ka kasama yung partner mo. Next! Number 9. Share a family value with your partner that you would like to bring into your relationship. Lalim. Next! Turn on a romantic song and slow dance together. Recommended to. Recommended yan, promise. Okay. Oh. Oh, next, share a fear. A fear. Wale, pindutin na red button. Share a fear you have about your relationship. Wala namang iba, kundi layuan ka, di ba? Yan lang naman yun eh. Ayaw pang diretso, hindi to. Next, give your partner 5 compliments. Spread throughout the day. Pwede, pwede. Next, take the love language test together. Kahit araw-araw pwede to. Next, cook a meal together. Ah, ito. Masarap. Oo, okay to. Kasi ano eh, magluluto kayo. Kakain kayo. Magsusubuan kayo. Susubo mo. Susubo niya. Next, do a core chore. Ewan. Do a core you know your partner doesn't enjoy doing. Ano to? Sakripisyo. Pwede, pwede. Paminsan-minsan pwede yan. Next, play a game together. Card game, board game. Kung ako, card game. Alam niyo na kung ano klaseng card game yun. Pwede yung video game. Next, look at old pictures of yourselves together and reminisce old memories. Lalip. Next, take a bubble bath together. Bingo! Next, pick a song that reminds you of your partner and sing it to them. Karaoke style. Parang yung kay, ano lang, no? Kay Sarah, tsaka kay, ano yan, John Lloyd. Next, write a love letter to your partner and read it out loud to them. Ang pelikula yun, ah. Malalim masyado ito yung pinasa ni Kulas. Next, play a game together. Ay? Umulit lang ito eh. O, so yung una, card game, yung sumunod. Game. Next, plan a future vacation together and set a date to take it. Next, prepare a lunch for your significant other to take to work the next day. Bigyan mo na ng pera. Next, volunteer together. Ewan ko sa Pilipinas, mahirap mag-volunteer, di ba? Next, give your partner a massage. Sir? Ma'am? Ano pong gusto nyo? Lotion? O oil? Bix na lang. Next, take turns snapping photos of each other. Scrapbook the photos later. Ano to eh? Pero tatagal nito ang relationship mo. Bagay na bagay ito sa inyo. Next, do something together that either of you have ever done before. Yawn! Next, take a class together. Magastos? Next, recreate your first date. Wow! Sigurado ko karamihan sa inyo, limot na. Ay, yun, lalo na. Next, surprise your partner with a small but significant gift. Alam mo, kahit ano to eh, kahit hindi bagay, yung mga maliliit na bagay na pwede mong gawin. Smack. Dito, doon. So, ayan, no? Ano sa tingin nyo? May mapapakinabangan ba tayo dito? Kung gusto nyo makita yung picture o ano, itatry ko isend sa inyo yung link kung ibibigay sa akin ni Kulas, no? So, parang pinaka-paborito ko doon yung number 1.
Kasi, siyempre, nagawa ko na yun. Doon yung massage. Yeah. Yung breakfast together, yung susubuan. Subo mo, subo niya. Sarap yan kumain sa breakfast in bed. Tapos yung cook together, yan. Pwede rin naman. Yun, gusto ko din yun. Final thought. At kung meron kayong mga comment o violent reaction man dyan, so sa tingin nyo, hindi effective o effective, o basta meron kayong mga ibang idea dyan, comment nyo lang dito sa baba. Kung meron pa kayong mga request na pwede natin gayahin, pag-usapan, o mga video na pwedeng reaction, sa totoo lang, nauubusan na ako eh. Buti pa ito si Boss Rino, daming alam eh. So paano? See you on next video. Shout out po kay MC Joseph Lascano at saka kay Ninong Lanes o Ninong Nelson Lanes, galing po siya kanina dito. Pakita ko yung picture kung makikita niyo diyan.